Hello and welcome sa mga Simpleng Luto Channel. Kung bago kayo sa channel na to at bago lang din talaga ang channel na to, please don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video, magluto po tayo ng pancit guisado a la lolos. Start po tayo sa pagsangkutsa ng pork. At kapag brownish na siya, iset aside lang po natin at mag-add tayo ng cooking oil. And igisa lang po natin ang onion, garlic, at kapag naaamoy niyo na yung parang napakasarap na amoy ng ginisa, i-mix na natin yung naset aside natin na pork. At unahin natin ilagay ang carrots kasi medyo matigas ang carrots. At isunod na natin yung mga natitirang gulay. Gisa lang po natin siya and mas mabuti na hindi siya overcooked para medyo crunchy kapag kinakain. Maglagay lang po tayo ng oyster sauce. Tamang amount lang ng oyster sauce. Depende sa quantity ng ginigisa niyong vegetables. And also, liquid seasoning. Sakto lang din sa panlasa niyo. And then kapag okay na siya, set aside natin. Ayan. So, gamit ang same na kawali, mag-add tayo ng water, mga 500 ml, yung sakto lang sa noodles nyo, at saka maglagay na tayo ng liquid seasoning, oyster sauce, i-mix lang natin, ground black pepper, sugar, kahit anong sugar, brown or white. At once kumulo na siya, that's the time na ilagay na natin yung pancit canton. Ang gamit ko nga po pala ditong pancit canton ay pagoda. Kuha tayo ng konti dun sa naset aside natin vegetables at i-mix natin. At isa sa sikreto ng pancit guisado a la lolos ay yung sesame oil. Yan. Yan yung nagbibigay ng aroma sa pansit. Yung kapag kinakain, parang may naaamoy kang masarap. Yan po yun. Yan ang sikreto ng pansit guisado a la lolos. At ipinapakita ko lang po sa inyo na kahit simple ingredients lang, pwede tayong makagawa ng napakasarap na pansit. Di natin kailangan ng mga komplikadong ingredients para sumarap. Simple ingredients lang po, pero sasarap ang luto natin basta tama yung process. At minsan nakadepende din siguro sa process. So, ayan na po. At dun sa naset aside nating vegetables, ilagay na po natin as toppings. So, ayan na. Ready to serve na siya. So, again, thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share nyo na din po para dumami ang subscribers natin at marami yung makaalam ng mga simpleng ingredients pero masarap ang luto. Thanks for watching!